Okay, sandali lamang. Michelle, ito. Willing magsalita si Donita Knows. Donita Rosa, Donita. Donita Knows, sorry. Donita Knows, kaibigan ni Tekla. Donita! Hi, Sir Rafi. Good afternoon po. Okay, salamat naman sa pagtanggap na aming tawag. At si Tekla ay pa rin talaga magsalita. At, meron ka raw mga gustong sabihin in behalf of Tekla? Sir Rafi, sa totoo lang, kinakausap ko siya, gusto naman niya magsalita. Meron lang siyang kasing hindi niya pwedeng, kumbaga parang ano yung network niya kasi may contract nga siya. So, pero willing na po talaga siyang magsalita at magsabi ko ano po talaga rin yung medyo sa side niya naman, di ba? Kasi kaibigan ko naman siya actually. So, medyo talaga na-hurt na lang din ako. Alam ko naman meron siyang ginawa dati, may mga bisyo, may mga ganito, tapos ugali niya talaga dati. Pero kasi itong medyo ano talaga nagbago na po siya kahit papaano. Naramdaman ko naman yun, tsaka lalo na yung vision niya talaga, pinagbago niya talaga. So, parang sabi ko nga sa mga ano, medyo mabigat talaga kasi sinasabi ng mga tao sa kanya. So, parang alam ko meron siyang mali, may mga side na mali siya, pero meron din naman kasing tamang ginawa si Tekla. Kumbaga, kaya ano yung mga tamang ginawa, Donita Knows, sa pagkakaalam mo, mga tamang ginawa ni Tekla? Ang unang tamang ginawa niya talaga, sir, is huminto talaga sa vision niya. Hindi na po talaga siya ng drugs. Hindi na po talaga. As in, alam ko yun. Kasi pag tuwing nakikita kami, titignan ko siya eh. Tapos tumaba na talaga siya, maayos na siya, ganito, ganyan. So parang alam ko hindi na talaga siya nag-misyo. Pangalawa, yung magandang ginawa niya is talagang yung sa anak niya, alam ko rin po kahit pa paano, mga, nag-uusap kasi kami doon sa anak niya nung na-hospital, ganito, ganyan. Humingi nga siya ng mga tulong sa mga ganito, sa mga ganyan. Parang alam ko, ma-rouse, ma-operahan yung bata. Ang nangyari po kasi sa bata, ang pagkakaalam ko po, Sir Rafi, nagkaroon ng problema sa ulo yung bata. Kasi nga, parang yung development niya is hindi naging okay. Sorry, Donita. Okay. Wala na ito pag-usapan tungkol doon sa pagpapagamot sa mga bata kasi yun ay sinagot na ng mga politiko at mga celebrities. Ayan, kasasabi lang ni Miss Michelle, yung hospital bill, 400,000 and change, sinagot ni Senator Bongo. On top of that, marami rin nagbigay ng mga celebrities, si Willie Revillame, si Senator Bong Revilla, si Michael V, at kung sino-sino pa. Okay? So, Sir Rafi, ano po, ang gusto ko lang i-point doon is, nagkaganon yung bata, nagka-problema siya, nagkaroon ng mga ganitong komplikasyon nung pinanganak siya. It's because nga po, habang nagbubuntis po daw si Michelle, is gumagamit pa din po siya. So, yun po ang naging main problem nila, kaya nagkaganon yung bata. So, okay. Alright, yes, that makes sense. Alright. So, at that time, nagbubuntis itong si Michelle, gumagamit si Michelle ng drugs, pati siya gumagamit pa rin. Yun ang alam ko kasi sir, di ba sabi nga ni Michelle yata, alam ko nasa Paranaque siya, tapos si Tekla ang nasa Quezon City na lockdown. So pareho silang gumagamit at that time na nagbubuntis si Michelle, binubuntis ito si Miracle Baby. Sa totoo lang sir, talagang silang dalawa talaga, gumagamit talaga dati. Alam ko yun, pinikwento sa akin ni Tekla yun. Actually, sa totoo lang po sir Rafi, alam ko ilang years na sila, mga 3 or 4 years na magkasama. Ang sinabi ko nga is, kung si Tekla nga, kung yung ugali niya ganun siya sa pagdating sa sex o pagdating sa ganito, pagdating sa ganyan, dapat in 2 or first month, second month, 3 months, nakitaan na ni Michelle na hindi maganda si Tekla kasama, nakipag-iwalay na dapat siya. Pero inisip ko, bakit tumagal kayo ng 4 years na nakikisama ka pa rin kay Tekla kung ayaw mo na ugali niya? Okay, sige po, ma'am. Para maging fair tayo dito, Miss Donita. Okay, Michelle, pakisagot yung sinabi ng kaibigan ni Tekla na si Miss Donita Knows. Kung, sir, ganda po yan. Kung ayaw mo raw kay, kay ako, iulitin ko yung talong. Kung ayaw mo raw kay Tekla, eh bakit ka tumagal? Eh sana nakipag-break ka na agad-agad, right there and then. Sir, on and off po kami yan, on and off po. Tapos pag, magkaiwalay po kami, bigla pong magkakausap po kami na hindi na po ulitin, ganito ganyan. Ganun po, on and off po. On and off. So ibig sabihin, pag nag-break na kayo, magsosorry itong si Tekla, hindi na ulit. Opo. Pinapatawad mo, kaya balikan ulit kayo. Opo. O, ayan, Miss Donita. Yun nga po. Actually, sir, sa totoo lang, kasi di ba kasama ko si Tekla sa mga ito, sa mga ganito, nung nagwawawin kami. So, sila na po niyan. Actually, nagkakaroon sila talaga ng problema madalas dahil sa kanya. Kaya sinasabi ko, hiwalayan mo na. Hindi na tama yung ginagawa mo. Mali na yung ganyan. Hindi niya mahiwalayan. Kasi mahal naman talaga po niya yung babae niya, actually. So, ang nangyari lang po talaga is, hindi nila mahiwalayan dahil nga
yung babaeng to, ayaw din naman makipag-ulay sa kanya. So talaga, sila pa rin ang sila. Kasi nga po, sir, yung vision nila parehos, nagagawa nila na magkasama. Okay. Sandi lang, Miss Donita, para maging fair din ako dito kay Michelle. So sinasabihan ni Tekla, or sinasabihan nyo si Tekla na hiwalayan na itong si Michelle dahil addict. Bakit ninyo sinasabihan si Tekla na itigil mo na yung pagdadrugs mo bago nyo payuhan siyang hiwalayan si Michelle na pareho naman pala silang addict at that time? Dapat unahin natin sabihan yung tao mismong na may problema, yung kaibigan natin may problema, yun ang unahin natin pagsabihan na pare, itigilan mo na yan yung pagdadrugs mo. And then next is yung babae, dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin tumitigil, hiwalayan mo na. Diba? Yun lang yung sa aking pananaw. Actually, kasi Sir Rafi, si Tekla po kasi, pag nasa akin naman po siya, nakikinig po siya. Okay. Oh, pero kasi pag defects na siya niya ni Michelle, di siya makatanggi. So parang sabi ko nga, ang naging problema kasi is andyan pa rin yan. So sabi ko, pag kasi dumediretso naman po siya pag hindi niya kasama yan eh. So talagang sabi ko, wag na, wag mo na ipilit yung sarili mo kasi nagsisira ka na. Sabi ko, marami na nagiging problema. Tsaka, hindi mo may iwasan yung bisyo mo hanggang ganyan. Kasi yung alam ko rin po si Rafi, ang pagkakaalam po, ang pagkakasabi po sa akin ni Tekla na yung mama daw po ni Michelle, tsaka yung kapatid niya nakulong yata dahil nga daw sa, hindi ko alam kung nagtutulak ba o ano, parang yun ang sinabi sa akin. Okay, ang tanong ko, sa'yo, Michelle, sandali po, Miss Donita. Sino ang nagturo kanino na magdroga? Dalawa po kami, sabay po kami, nagkakilala po kami, nagkaganon na po. Tsaka sir, Sandali, nung magkakilala kayo, pareho kayo nagdodroga na at that time. Opo. Pero sir, imposible po ako yung nag-aano sa kanya kasi sir, honestly, wala po kong pera. Tsaka siya po yung bumibili, siya po yung kumukontak, siya po yung may kontak. Ma'am, paano kayo, ma'am Michelle, paano kayo nagkakilala ni Tekla, madam? Sa kaibigan po. Okay. Pinakilala kayo ng isang kaibigan. At nung magkakilala kayo, pareho kayong gumagamit. At sinasabi mo ngayon, siya ang may turo sa'yo or siya ang mayroong pasimuno sa pagdodroga sa iyong samahan sapagkat meron siyang kakayahan, may pera siya at meron siyang supplier. Samantalang ikaw, wala kang pera. Yun ba yun? Okay. Miss Donita, mas maganda sana kung magsasalita si Tekla para maging balance tayo dito. Tama po, po. Actually, sir, kinausap ko naman siya, ang sabi lang po is ayusin nga lang po yung ano, kasi ayaw nga po nila maamin sa network. So, alam ko sir, makikipag-usap naman po siya sa inyo. Siguro, hindi po tomorrow, bakso na araw. Pero alam ko siya makikipag-usap po talaga. Kasi marami din po siyang gusto sabihin. Ako, hindi lang po ako detalyado. Yung mga nalalaman ko lang po na kinikwento niya sa akin, yun lang po yung machine. Miss Donita, isa na lang, and then I'll let you go. Alam ko, busy ka. Ano yung mga sumbong, ito, medyo malayo na tayo sa financial, na pera o bayo? Meron pa ka nakita ng meme. Ito raw si Tekla, bago raw siyang magbigay ng pera, kailangan makikipagtalik muna siya dito kay Michelle. Kuminsan, nagbabayo raw siya, tapos pag tumalsik na yung binayo, pinapatalsik doon sa bata at mismo kay Michelle. Tinanong ko po yun sa kanya, sabi po niya kasi hindi totoo. So hindi ko na tinanong kung anong itong ginawa ko. Anyway sir, ang sa akin po, hindi po totoo yun na parang hindi mo na makikipagtalik bago siya magpakain. Sir, 4 na taon sila magkasama. Kasama niya yung kapatid ni Michelle yata, tsaka yung asawa, tapos yung mga pamangkin, gito ganyan. So parang sabi ko, sa 4 na taon, ganun ang gagawin. So, kung ako babae, isang buwan pa lang, ganyan gagawin mo sa akin. Di ba ako papakainin ng ano ba? Dahil likitan, hindi ako kumayad. Siyempre, hindi ako papayin ng ganun, di ba? Makipag-iwalay ako. Pero, nagtagal nga po sila na ganyan, nagtaanak na sila. Itong nangyari po sa kanila, I think, itong week lang po yan na yan. Yung na-video na yan is 2 days ago lang, I think. Talagang sinadya nila i-video na ganun yung nangyayari, nag-aaway sila. Kasi nga, ito na yata yung plano po nila talaga na ganito. So, parang pinagplanuhan po nila pa for me na i-video si Tekla na ganito ganyan na ginagawa, na ganyan mga sinasabi. So anong dahilan, Donita, bakit
sila nag-away ngayon at lumaki na itong away nila hanggang sa makarating sa social media. Yun nga, ang sa akin nga po sir, kasi nung nag-pupong ni Tegla, sabi ko, bakit ganyan kanong niya? Ay naku, te, sabi ko, parang may problema nga po, pwede nga, ba't di kanyang mag-usap ng maayos? Sabi ko na sa kanya, total, andyan naman may anak na kayo, so pag-usapan nyo na lang maayos. Ang sa akin nga po sir, sana hindi na umabot sila dito eh, nag-usap lang sila ng tama, ng maayos, kung ano dapat pag-usapan, kasi napakalaking kahihiyan, buhay nila parehong inuungkat nila dito, so, ako bilang kaibigan ko sila, kung kapayo lang ako sa kanya, dapat hindi na umabot sa ganyan. Kapag niya eh, since andyan na po yung pinapumaiwasan. Ang kay Tekla po kasi sir, ang alam ko naman po, tinutulungan niya yung pamilya ng babae. Pinabayaran niya yung bahay dyan sa Paranaque, nagbibigay din po siya ng ganito. Tapos siya din po nagpapakain sa kanila dyan sa kondo. Siya nagbabayad ng kondo, ng kotse. Kasi sila naman po inaasahan nilang lahat. So, parang for me, hindi ito yung spetekla na parang ginagampanan naman po niya yung mga dapat niyang gampanan. Ito nagkataon lang sir na nareklamo siguro na gano'n na hindi pa pakainin. Siguro sa sobrang galit ito na isang beses, siguro nag-awis sila ako niya. Kumalik ka lang siya. Alam ko yun, parang gano'n sir. Pero hindi ibig sabihin na ayaw, hindi kayo kakain dahil hindi ka papayag sa akin. Parang for me, hindi naman. Thank you, Miss Donita. Alright. Meron pang isa, ang daming... kaibigan ito. Sige, si OG Diaz magsasalita. Payagan natin para makita naman ng mga tao.